Mga Lods, magandang araw sa inyo. Meron tayong pag-uusapan na dalawang rules sa basketball na madalas pinagtatalunan sa mga social medias. And makikita mo pa yan sa mga comment sections, ang dami nagpapaliwanag. And may mga nakikita ko rin na mga legit na paliwanag at mga legit na tao. Kaso nga lang, hindi pa rin talaga pinapakinggan. So ngayon, Lods, para maging mas maayos, ginawan ko na ng video. So ang unang pag-uusapan natin is yung Yugo Step. So ang Yugo Step, Lods, ganito yung ginagawa. Pag-gather mo ng bola, yung huling nakatapak sa sahig na paa mo, pagtalon mo, yun din ang pinantapak mo ulit bago ka nag-step. So, same foot kung tawagin niya ng mga referee. So, mga Lods, may mga times na hindi siya tinatawagan ng traveling, may mga times na natatawagan siya ng traveling. So, naging magulo yan. Actually, even in PBA, even in NBA, even in FIBA, ginagawa yan. And walang tawag minsan. Kasi nga, wala pang maayos na set na rules niyan. Pero, mga within 5 years from now lang, nagkaroon na ng set na rules diyan. Ang problema lang, hindi lang updated ang karamihan ng mga nagba-basketball dito sa Pilipinas. So ganito, Lods, disclaimer lang, hindi ako referee. Pero minsan na ako naging captain ball, minsan na ako naging coach. And may mga coaches meeting siyan, may mga captain balls meeting siyan na pinapatawag ng commissioner at nandun yung mga referees. So pinaliwanag yan, sa lahat ng organized basketball league, traveling na ang Yugo Step. Hindi mo na pwedeng gawin yung tatalong ka, ito yung huling nakatapak, ito ulit yung itatapak mo, then mag-step ka. Automatic traveling yan. May napanood akong video, parang sinasabi niya, inaalam daw muna nila sa referee kung pwede yun. Huwag nyo nang alamin, Lods. Ang maganda pa nga, huwag nyo nang sanayin yung ganyang klase ng moves. Kasi nga, hindi na nga pwede yan sa mga organized league. And yung huling-huling liga na natinan ko, na meeting is yung MMDA Cup, at ang commissioner doon is Coach Pido Arencio, at ang referees doon talagang mga legit na magagaling. Pinaliwanag din nila yan na walang same foot, automatic traveling. Same foot ang tinatawag nila eh. Yun yung ano eh. Yun yung legal term nila doon, hindi Yugo Step. Yung Yugo Step kasi parang term natin yan sa kalye. Okay? So yung pangalawang pinagkakaguluhan sa social media noon lately is yung backcourt violation. Kasi mayroong video, Lods, pakikita ko sa inyo. Yan. Dito masukat natin dito kung gaano katalas yung mata ni Rep dito. Yan, Mason. And then ang sinabi nga daw is backcourt violation. Pero actually, Lods, tao lang ang referee nagkakamali din yan. Hindi backcourt violation yan. Kasi ayon naman sa paliwanag, nung college pa ako, in-update na yan, nakatin ako ng meeting yan, na kailangan daw pumasok yung tatlo. Ano ba yung tatlo na yon? Isang paa mo, kabilang paa mo, at yung bola. Okay? Bago mo masabi na backcourt pag bumalik sila rito. So ganito lang kasimple yung rules, mga Lods, ha? Pumasok yung paa na isa. Nag-dribble ka rito, naiwan yung paa mong isa. Pwede kang bumalik. Kahit na iangat mo to at hindi mo pa nagtatapak dito, pwede mong ibalik yan. Basta't hanggat di ka nakakatapak dito. Ngayon, yung dalawang paa mo, naitapak mo. Yung bola mo, na-dribble mo dyan, naiangat mo. Hindi mo dinribble dito, dinribble mo pabalik, pwede pa rin yan. Dinribble mo yung bola rito, nandito yung dalawang paa mo, pwede kang bumalik. Once na tumapak tong dalawa at nailapag mo yung bola dito, that's the only time na hindi ka na pwedeng bumalik. Ganyang kalinaw ang backcourt violation, mga Lods, ha? So sana meron kayo natutunan sa mga simpleng rules na pinaliwanag ko sa inyo na 100% alam kong totoo. Kasi, yun yung mga pinaliwanag sa akin sa mga meetings. So kung nagdi-disagree kayo dyan, kayo nang bahala. Doon na kayo makipagtalo sa mga totoong mga referee na nagpaliwanag sa amin yan. So ilang mga Lods, thank you!